guys, so nandito na tayo ngayon sa NAIA. May ano tayo dito, special shout out to Chong. Thanks. Yeah. For ano, making us a hatid. Ayan. So may last minute preparation lang kami dito and we're good to go. On time pa naman. So aba, ingat kayo. You're the drink, the capsule in the bottle. Kaka-drop lang namin nung bag. Akala ko hindi na kami abot kasi medyo parang naligaw kami. Kanina nasa Terminal 3 kami. Pero dito pala dapat kami sa Terminal 4. So, puyat kasi hindi ko nabasa yung gate number. Buti na lang umabot kami. So, thank you so much, Chong. Hinred pa rin niya kami dito sa Terminal 4. Buti na lang hindi pa siya nakakaalis kanina. Oxytocin, high on hoping that the way you love me can fix how I hate myself. Okay, we're now here in front of our plane. Hi, good morning. For your safety, please keep your face mask on. Do not touch your eyes, nose, and mouth at any time. Airport. And guess what? Wala pa pala kaming na-book na van transfer. Although, nakausap ko na yung JY Travel and Tours. So, magpa-proceed lang kami dun sa parking kasi I think dun naka-park yung mga van nila. So, good thing may available. Hi. Yeah, so if napanood nyo na yung vlog namin nung nagpunta kami sa Coron last year, November din yun, meron ditong may chairs para isprayan yung bag nyo. Also, maghugas kayo ng kamay. Naka-face shield pa kami noon. But now, actually, nandito pa yung hugasan ng kamay. Pero, straight na kayo dito sa loob. Shin! Shoutout to Joel. Pagpasok nyo, tatanungin kayo ng vaccination. And pe-present nyo lang siya dito. Upon arrival. You have to pay 200 pesos for the environmental fee. Oh, ito guys. Thank you. Kuya from JY. Yes, hello po. Welcome to Coron. Yeah. Welcome back. Returning si ma'am. Yeah, nag-JY na rin kami last. So again, we booked last minute sa JY Travel and Tour. So shout out to JY for accommodating us. Thank you so much. Kasi nakalimutan ko. Feeling local na kami dito sa Coron. Okay, so pupunta na kami sa coaster. Coaster ba tawag? Taray! Grabe naman, JY! Big time na kayo ah, before, nung sinundo nila kami as in last year, same date, van. Van lang, normal van. Pero now, wow! Naka-coaster na sila, look. Eto guys. Shushan! Ayun oh, JY Travel and Tours. Wow, shushan! We're now here at Akasha Inn. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never.
1 year. Pero wala na face shield. Oh my God, I'm so happy. Cute! Dito pa yung si Raymond. Okay, so we're now here at Pacifico para mag-lunch. Wala pa kasi yung room namin, hindi pa available. Sabi ni Ate Girl, mga 1 p.m. pa. Kaya, itong bunks ko. Magla-lunch muna kami here. And dapat talaga sa Hermanos, kaso 12 p.m. pa yung open. It's already, 11. Tapos, dito muna kami sa Pacifico ngayon kasi ang init and we want aircon. Tapos, kung naalala nyo dun sa previous vlog, masarap kasi dito yung food nila. Although pricey, but sulit naman yung mango shake. And I want. So, let's try their mango shake. Price is 290 pesos. It better be worth it. Like that. First time sa wallet. So this is the chicken adobo. It smells really good. Like, sana hindi lang sa amoy. Tapos, ito naman yung pork liempo. So we got na our bill. Ito na naman, mag-guess the bill challenge naman tayo. Kahit wala naman akong palaro. O kayo, anong ulan yung magkano yung order namin? Take note, unang araw pa lang namin dito sa school. Ito na yung damage natin. Bank account. For 2 packs. Tadam! Ayaw mag-focus. Parang wallet ko lang. Dito tayo ngayon sa Junbin Drugstore. So every time magbabay kami ng mineral water, yung malaki, dito kami pumupunta. Kasi para siyang mercury drug. Parang mas malamig pa dito kasi sa Pacifico. Ayan, so dito kami nabili ni Chris ng water. Wow! Yeah, this is the reason why, kasi para siyang mini grocery. And if in case may need kayo ng gamot, since drugstore na ito, pwede kayo mag-buy. Yes! Naiwang sabon. Yeah, okay. May mga better dining, pero may deluxe yan. Oh, wala eh, no? Oh, there's no Pocari Sweat. Nope. Bili kami ng Pocari Sweat. Okay, so we're back sa Akasha. Nandito lang siya sa likod ko. Nandito kami ngayon sa rentahan ng motor kasi si Chris gusto niya mag-drive. So ako naman, syempre taga-sakay lang naman sa likod. Dahil hindi marunong mag-drive, tanong kami how much pag half day. Kasi hindi naman kami maka-whole day today. Gaganda ng motor nila, oh. Ang kikintab. Yes, ayun na for rent. Tapos meron din isa pa dun na motor rent. Hi, doggy! Hi! And then there's another dog here. Hi, doggy! I think No licking, no biting. Okay, medyo awkward na. Papunta na kami dun sa room. And nito po sa second floor. So may light exercise tayo. Ay, ito na pala! Dito tayo sa Kukulayan, room 211. Bango. Pagpasok nyo ng room, ang una dito sa left ay CR. Wow! Ang bango ng account. And meron tayong malaking mirror. Ito siya. And ito yung shower area. Taray. May pasabon. Gusto ko yung mga pa-freebies. They also have conditioner. And shampoo. So, itry natin yan, although may baon naman kami. And of course, the important part of the CR is the bidet. Testing natin kung may malakas. Ah, perfect. And then, dito na tayo sa main event. Wow! Ganda ng bed. Love it. Pang mayaman. Pak. Ganon.
So I think this is a queen size. Oh shit, we have ref. Sheesh. Hindi ko in-expect to. Kasi we thought walang ref. Pero diba bumili kami ng Pocari Sweat? Kasi alam niyo na, traumatized na kami. Ay, ako pala. Magtae. So, meron tayo ditong study table with cabinet. Sa tenga. So, yan. Sakto dyan tayo mag-laptop. And ito yung aircon nila. Furnace, malamig. Antay natin ang bidito. Wow. May pa-garden. Then, meron tayo ditong open, tawag doon, mga closet. Eme. Eme safe. Na hindi naman natin nagagamit. We also have a counter here. I think pwede mag-snacks dyan. TV. Na alam nyo na, hindi rin natin magagamit. And, my gosh, meron pala sila ditong full size pang OOTD. May pabintana. Ito na naman po tayo. Struggle na naman sa pag-open. Uy! We have a little veranda here. And it's so cute. Look. Here's your view. If dito kayo mag-walk ng room. Ito yung kanilang restaurant. It's very nice. Ganda. Ganda ng view. So, alam nyo na, diyan kami ni Chris pag, ano na, midnight snack. Yeah. Perfect. In fairness, ililink ko na lang below kung magkano yung book namin dito. Nag-book ako via Agoda kasi dun may discount. This trip kasi nag-DIY lang kami ni Chris. Hindi kami nag-avail ng package. Hey guys, di na ako nakapag-vlog after ng room tour. Sobrang pagod talaga kasi 2 a.m. na ako nakatulog. Tapos 5 a.m. umalis na kami ng bahay, o diba? So ngayon, nag-iisip kami ni Chris kung saan kami magdi-dinner. But I have this snack. So favorite ko to every time nag-travel. Ito talaga yung baon. Ano po, for some reason, parang ano siya, mandatory for me. Wala, di ko ma-open. So tomorrow, yung tour namin na inavail ay yung Kalaod Safari. Kasi last time na nagpunta kami dito, close pa yung safari kaya hindi namin siya napuntahan. Eh gusto ko pa naman mapuntahan yung Black Island kasi sabi nila maganda daw talaga dun. So tomorrow, titingnan natin kung totoo ang chismis. Want? Okay, mine. Okay, so ito yung shared luggage namin ni Chris. So whenever we travel, nag-share lang kami para makatipid. So in this side, we have all our clothes here. And since may space pa sa gilid, nilagay ko na rin yung mga M&M dyan, like yung off lotion, itong sunscreen namin. Super favorite ko itong sunscreen na to. Very, very effective. Tapos, sukulay, and biofreeze para pag sumakit ang kasukasuhan. Towel, Decathlon. Dito naman yung chargers. Tinanggal ko na yung extension kasi ginamit na namin. Cotton buds, plastic for ano, mga basang clothes. Tapos, sobrang daming dalang shorts ni Chris kaya nag-extend yung clothes here. So, ito siya. Tanggalin ko para makita nyo. Yung toiletries namin, another towel, yung shampoo, conditioner ko na hindi na nagkasya dito. Tapos look, so cute ng lalagyan na namin ng sabon. Nabili ko lang to sa Shopee, so ililink ko na lang below kung how much and saan siya mabibili. Open natin. Yung tinsura nyo. So safe na safe yung sabon. Before kasi gamit lang namin plastic labo. So hassle, very hassle siya sa. Then, of course, alcohol. The mosquito repellent patch. Kasi, mabilis akong makagat ng mga insekto for some reason. Naligo naman ako, pero bet na bet talaga nila yung dugo ko. Cup noodles. Hindi naman talaga kami nagbabaon nito
actually first time namin. Kasi pag nandito ka sa ibang lugar, medyo mahal to. And this is just for emergency. Like for example, magising kami ng madaling araw, magutom, yan. Sa kapag wala na kami ang pera. Mas, although dito sa Corona, hindi na mandatory. Pero, syempre, for ano din, protection. And, diving mask. Kay Chris, and here's mine, the white one. Tapos ito, bagong item namin. From Decathlon. So, parang bag siya na water resistant. Ayan. So, dito namin ilalagay yung cameras para hindi na hassle pag nasa boat. Kuha-kuha. Kasi, itong tawag dito ocean pack na bag. Ano? Alam nyo naman kung, I mean, yeah, mapoprotektahan yung mga gamit nyo, diba? Hindi mababasa. Pero, we all know kung gaano ka-hassle mag-open and close dito. Eh, syempre, from time to time, lalabas yung camera, gagamitin. Kaya, medyo hassle. Kaya, yun, binili namin. So, we have two ocean pack. Tigis sa kami. Para walang away. I have here yung GoPro stick. Unfortunately, wala na kaming GoPro. So, baka mag-rent na lang kami dito sa Coron. And ito, yung towel ni Chris. Ginamit ko, binalot ko yung charger ng laptop. Saka yung mouse. Pag nakita niya ito, panigurado mababad trip yun. Pero, wala siya magagawa. And then, meron ako ditong extra tote bag. Yan, from Boracay. Sa ate ko ito, iniram ko lang. Yan. Para, syempre, aura tayo sa ano, sa beach. Adaptor para sa charger. Ito yung pinakamamahal yung shades na marami nagtatanong sa akin. Freebies from Sebpak na nakuha ko pre-pandemic. Ang laman lang nito, hirap ng one hand ah. Laman lang nito yung mga accessories ng ano, go-to. And then here is our toiletries. So this bag, I got it from Shopee. Very useful. Again, recommended. Kulang lang ng isang bag, pero tinanggal ko kasi siya. Pero ito yung mga laman ng toiletries namin. So, sakto lahat. And very, ano siya, compact. Diba? So, yun lang. Before we go out, ikakabit ko lang itong pang mosquito kineme. Super tapang ng amoy nito. Pero, super effective. Kaya parati ko siyang ginagamit. Cute yung stickers. Mukha yung magandang color. Si Piggy. Kita ba? So, nakikita nyo pala sa likod, yan yung ilaw from the restaurant nitong Acacia Inn. And then, pagtawid lang dyan sa street, dun na yung motor rent na pupuntahan namin kasi magre-rent kami ng motor. Tonight. Here's a closer look sa aking earrings. Tignan nyo yung chandelier dito. Oh, pak, parang si Urchin! Hello! So, ano may si Urchin sa ilan? Yes, look, there's a Christmas tree. Christmas na dito. So, palabas na kami. Malapit na kami dun sa pinag-renta ng motor kasi nga katapat lang. O, diba? Very Christmas vibe. Okay, punta na ako dito. Hello po! Hello! Na-move yung tour namin, kaya pwede na po kami mag-rent ng 24 hours. Na-move ng isang araw. So, para makapag-rent ng motor sa kanila is just one valid ID, tapos yung payment nila. Ano po ulit pangalan ng, ano nyo? Nitong... Eagle's Eye. Eagle's Eye Motor Rental. Oh, bye-bye! So, nandito tayo ngayon sa church kasi pretty gay ng lolo ko and pupray ko lang siya. I don't know if we can still go inside. So, ipagpupray ko lang si daddy. Pinadaanan kaming bagong accommodation pero parang hindi pa siya tapos. Ang pangalan niya, Zanea. Zanea. Ito siya. So, pagkalabas niya ng accommodation, pwede na kayo agad dito mag
lunch, dinner, breakfast. Malapit lang. Yay! We're back at Lobster King. Cute, may kainan na dito sa labas. Dati wala. Ano lang, yung dun lang sa loob. Pero ngayon may bobong na dito. Dito lang kami nag-park sa tapat. Na-receive na natin yung bill and yung target naming budget tonight is ano lang, 500 pesos per head, so dapat 1,000 lang, and we're so happy kasi pasok siya sa banga. Ayan, 976 including the service charge kasi medyo affordable nga yung foods nila dito. Ayan o. Ikot-ikot lang kami dito. Dito kami ngayon sa may tagal is yung kutumang ko.